Ayan. First impressions muna tayo. So, out of the box, firm naman yung quality niya. Maganda yung quality sa tingin ko, pero ito plastic. Ito bakal, alloy. Pero itong paa niya plastic. Try natin buksan. Hindi ko mabuksan eh. So, may lock kasi dito eh. Pero alam ko itong lock na to is para dun sa paa. Ano nga ba ito buksan? Ayan, medyo wala lang ang koko. Yun yung first impressions natin. So, tuloy natin later. What's up guys? So, andito ngayon yung Ulanzi MT44 na tripod. I-unbox natin siya ngayon. And narinig nyo na rin yung first impressions. Andyan sa screen nyo ngayon yung kung magkano ko to nabili sa JG Superstore. Hindi ako affiliated sa shop. Nilalagay ko lang dyan. Pero baka naman JG Superstore. Ngayon, punta na tayo sa review part ng ating video. And don't forget to like and subscribe. And mag-subscribe talaga kayo kasi meron tayong long-term review para dito sa item na to. So, tuloy na tayo. So, direkto na tayo ngayon. So, ano ba yung features itong Ulanzi MT44? So, supposedly, ganito yung kalalabasan niya. So, ayan, ito na siya. So, ayan. Black and red. Red yung color accent niya. May logo siya ng Ulanzi dito. And then, itong nakita niyong red is yung lock niya to open and close yung legs. Is yung tripod natin. So, makita niyo naman dito. Ayan, dito. Ayan, may lock sa kaliwa. And then, unlock sa kanan. So, pag in-unlock natin siya, pwede natin i-open yung legs. Ano lang ako dito sa pag-open ng legs, ang tagal. Ayan, medyo mabilis ko siya nabuksan. So, ayan. So, pagkaka-open ng legs, makita nyo rin sa ilalim is yung pagkakagawa niya. Itong legs niya is plastic. Pero hard plastic naman. And then, matibay. And then, dito sa baba, meron siya mga supports which is plastics din. Ito. Pero ito, bakal na to. Alloy siguro. Aluminum alloy siguro. Ayan. Okay, so ganyan siya nakatayo. Itong pwesto na to, hindi pa siya yung fully spread na, no? So, pwede pa siyang ganyan. Pero, para sa video, gawin lang natin ganyan. Tapos, lock natin siya. Nakita niyo yung kanina. Lock ngayon natin siya. Yan, lock. Pag nakalock na, hindi na siya na maklose. Yan, diba? Maka-fix na. Yan. So, ayan yung, ano natin, si Ulanzi MT44. Ngayon, ano yung features ni Ulanzi 44 bukod dyan? Meron siyang extendable na leg. Yan, kasi pang tripod din siya eh. Monopod. Yan, so ganyan kahaba. Yan, nasa screen kung gano'n siya talaga kahaba. Okay? So, ito sa dulo niya is yung ball head. Ball head niya maliit lang. Pero swak ha, para sa use. Yan, medyo hindi siya kasing smooth nung... hindi siya kasing smooth pero smooth siya para sa price niya. Okay na yan. Hindi mo naman gagalawin ito masyado eh. Kapag palagay ko dito sa monopod, hindi mo naman masyadong magagalaw yan kasi medyo hindi siya sturdy. Kung gagawin mo siyang yung full length na monopod. And then ang maganda dito sa Ulanzi, hindi lang siya pang camera. Pwede din siyang pang phone lang. So all you have to do is baba mo to, yung lock na to. And then taas to. Then meron ka ng camera mount, phone camera mount. Yan. Dalang, taas ko to. Yan. Diba? Swabe. Yan. Ito meron ditong rubber cup eh. Nawala ako kaagad. So, pero may rubber cup yan. Pero mawala talaga siya eh. So, tingin ko lang. Yan. And then dito, may higpitan siya. Yan, makita nyo. Meron higpitan dito. Para madali higpitan yung camera nyo dito. Yan. So far, yan lang yung mga features talaga ni Ulanzi. And it is higher than other monopods na gantong class. Ang masasabi ko lang, medyo sturdy talaga siya kumpara sa iba. Mas malaki kumpara dun sa Octopod. Actually, mas gusto ko to kung tatayo mo talagang ganyan. So, mas accessible siya kung may isushoot ka na maliliit na bagay lang. Dalo sa desk. Yan. Yung ginagamit ko nga pala ngayon na tripod ay yung KNF concept na tripod which is i-release ko soon. Ayun, tingnan, panoorin niyo na lang din kung naghahanap kayo ng budget tripod. So it's either Ulanzi or yung itong KNF concept. So ayan, thank you sa panonood guys. So like and subscribe, huwag niyo kakalimutan eh panoorin niyo yung isa pa nating video about sa tripod na KNF concept. So, maraming salamat. Bye.